Lenny Robredo, magpapabakuna sa publiko, yan noon dapat mong asikasuhin. Bakit? Palpak na naman ho yan eh. Umiepal na naman. Trapong-trapon datingan. Wala akong interesado. Alam mo, yung 3% lang interesadong mapanood siya nagpapabakuna. Wala akong Pilipinong interesado. Bakit ka nag-representa magpapabakuna ka sa publiko? Mbirang buhay, Ireo. Oh. Eh, yun. Ayon kay Attorney Barry Gutierrez, tagapagsalta ni Vice... Handa ang Vice Presidente daw na magpaturok. Ako may suggestion lang, Attorney Barry Gutierrez. Ha? Kung magpapaturok siya in public, pwede ho ba sa mata? Kung pwede lang, oh, ha? Kung pwede lang. Kasi ho, eh, napaka-epal. Kasi dapat, to, head of state. Head of state ang usually nagpapaano para at least maging confident ang tao. Kasi kaya mo nga, ito ha, ito ang logic niyan. Kaya ka magpapaturok in public is to, para magkaroon ng confidence yung mga mamamayan. Okay? So, ang dapat magpaturok niyan ay yung opisyal na mataas ang tiwala ng mamamayan. Hindi yung kulelat. Ibig sabihin, no, kung may pinakamataas na opisyal sa ating bayan, eh si Pangulong Duterte ho yun. Hindi ho si Robredo. Ibig sabihin nun, wala ho siyang, sabihin na natin, right. Hindi naman sa right. Mali yung term. Wait. Ahanap ako ng other term. Wala po siyang ano eh, wala siyang kakayahan na magkumbinse sa tao na okay ang magpaturok ng vaccine. Yan. Ha? Wala ho siyang kakayahan. Bakit? Eh, kunti lang naman naniniwala sa kanya. Ang dapat na nagpapaturok in public, supposedly, ay yung pinakamataas ang rating. Kasi ho, para maging confident yung tao. Diba? Ganun lang kasimple ang logic yun nun. Kaya ginagawang public ang mga magpapaturok. Hindi mo rin alam ho yan? Attorney ka? Attorney? Bakit pa dumadami ng attorney sa atin na medyo mahina ang ano? Kukote. Ayun, tama. Sabi nito, wala siya sa position. Filingera. Wala siyang convincing power. Para, o wala siyang influence. Kasi nga, ang baba ng rating niya, eh, aanuhin mo yun, wala naman naniniwala sa kanya, eh, no, ayoko magpaturok ka. Oh, bigyan ko kayo ng halimbawa, ako, magpaturok ako in public, ano pakialam nyo? Ay, siguro kayo mga banateros, medyo, ay, okay, nagpaturok, di ba? Pero, anong pakialam ng ibang tao, pag ako nagpaturok? Sino ba yan? Ba't nagpaturok in public? Anong meron dyan? Makukonbinsi ba kami niya magpaturok dahil nagpaturok yan in public? Wala oh, bakit? Eh, wala naman akong rating. Wala naman akong convincing power. Ang kapal naman ang mukha ko. Diba? Parang ano lang yan eh, ganito lang yan. Diba kunwari ang isang kumpanya kukuha ng ano, ng endorser ng isang produkto. Dapat, ang kukunin nilang endorser ay yung malakas ang convincing power. Halimbawa, si Ibana. Ibana na naman. Ang nandi mo. O, di ba si Ibana nung nakabili po siya ng 3.7 na sasakyan ng nanay niya na gamit ang Leica, biglang pumutok yung Leica. Ang daming sa social media ng Leica. O, bakit? Eh, kasi convincing power eh. Meron siyang convincing power. Eh, dapat ang magpaturok in public si Ibana eh. Sigurado ako marami magpapaturok. Tuturok ako na magtuturok dyan. Annalyn Jamilano, shout out to all Banateros and Battalion Squad. Please like po. 4,000 watching, 2,000 lang ang like. Palakpakan. Bobby Moranco, ito na po ang topic natin. Paulit-ulit ko na po nga sinabi, ha?
Sorry po, pa-rewind na lang. Baka ho bagong pasok po kayo. Okay? O, bago po tayo magtapos, ito muna ang video na para ho sa lahat. Ito, napakatindi ho nito, ha? Ito ho, maling-mali. Maling-mali ho talaga ito. Seryoso na ako. Babanatan ko ng matindi ito. Maling-mali ho ito, eh. Hindi ho ako pabor dito. Dapat ho, makansila ho ito. Dapat makansila ito. Dapat ho, hindi payagan ng gobyerno ito, ha? Dapat ho, cancel na. Kahit po may pandemic, pwede nyo pa rin namang mapakilig ang inyong mga partner sa darating na Valentine's Day. Hindi! At ngayon... Tutol ho ako! Tutol ho ako! Cancel ho ang Valentine! Cancel ho ang Valentine's Day dahil may pandemic tayo. Ate, huwag ka ganun, ha? Romy Diaz, bakit oras-oras yung post ng News 5 at Radio 5 about Dilawan, aktivista, hindi ko po alam. Tutulo ako. Dapat to i-cancel ang Valentine. Sorry. Bad trip ako. Yung taon, syempre, lagyan natin ng twist. Kung dati roses at couple shirt ang uso, ngayon, couple mask at new normal safety kit na raw ang pwedeng iregalo. Dahil sabi nga, kung... Ano yun? Couple mask? Mahal mo, protektahan mo. May ulat si Melales Moras. Dahil sa COVID-19 pandemic, iba na ang magiging selebrasyon ng Valentine's Day ngayong taon. Wala! Cancel na yan! Cancel yan! Pero huwag mag-alala dahil sa pamamagitan ng ilang creative gifts na aming ibibida, maaari nyo pa rin... Parang sarap kainin ng bulaklak nila, nung ganun ako bigat. Ganun talaga pag bigan, lahat na lang ng flower, gulay, gusto mong kainin. Mapasaya ang inyong part. Parang ang tamis nung bulaklak, eh. May dagdag pa itong proteksyon laban sa virus. Sa Dasmariñas, Cavite, hatid ng magkasintang sina Mary Joy at Jo Marie ang iba't ibang couple mask na sila mismo ang gumagawa. Ay, tutol ako dyan! Ngayong pandemic. Ay, ayoko nyan! That's discrimination against us single people in the house. Bad yan. Perfect anila itong panregalo. Mura na, ligtas pa. Meron kaming customer na ikakasal. Nagpalagay siya ng groom and bride dun sa mask niya. Doon nagsimula yung aming couple mask. Hindi, pero palakpakan mo. Thank you. Galing nung idea niyo, couple mask, ha? Pero mas maganda ko kung ang gagamitin niyo is copper mask. Oy! Ha? Copper mask, maganda ho yan. Sa panahon ngayon, yung bentahan ng aming couple mask ay maganda po talaga. Sa Las Piñas City naman, tampok ang mga new normal safety kit na hatid ng millennial entrepreneur na si Kaina Decades. Ay, galing! Iba't ibang personalized face mask holder at alcohol container. Ay, ang galing! Sa... Pati ba naman ng alcohol? Napakaano nyo naman? Napakasakit naman yan! Huwag naman ganyan! Pati alcohol! Couple alcohol din! Pati yung lalagyanan ng mask, sakit naman yan, huwag ganon. Mga couples na talaga namang mask hubs ngayon. Since meron pa rin tayong COVID ngayon, kailangan natin mag-keep ng mask and alcohol kahit saan tayo magpunta. And nakakatawa kasi nagustuhan siya ng mga tao. At sa Maynila naman, mga natatanging bouquet na pampasaya at pantanggal stress ngayong may krisis ang hatid ni Maribel Ceballos. Ay, 100 pesos yun ang ginawang bulaklak. Ang galing, oh. Mayroong flowers with food and drinks, chocolate or fruit bouquet, at syempre, ang mabisang gamot sa sakit sa bulsa, paracetamol o money bouquet. Ano mang paandar ang plano nyong gawin sa nalalapit na Valentine's Day, basta't ang mahalaga, pag-ibig at kaligtasan ang manaig. Melales Moras para sa Bayan. Ay nako! Tutol ako sa ginagawa ninyong yan, ha? Tutol ako. Hindi tama yan. Mali yan. Ay, nako. Hindi ho maganda yung ginagawa ninyo. Yan ho, ipang-aapi ho sa aming mga single. Hindi ho yan tama. Lalo ho, ano, parang dinidiin nyo na mamatay ka, single ka, ganon. Huwag ganon ho, ha? Hindi ho pwede yan. Medyo, there's something wrong with that. Okay? So, dapat to, may social distancing pa rin ho.
tayo kahit to may date-date na, walang ganyanan, ha? Nakaka-stress yung mga ganyang balita, oh. Oh, yan din sabi ni Ruel Rafales. Nakaka-stress yung ganyang balita. Bad ho yan, bad, ha, bad. Deho, biro lang ho, ha? Maganda yung mga idea. At ang kinagandahan nga ho ngayon, eh, hindi na ho mahal ang Valentine's, okay? Kasi kahit wag na ho kayo mag-hotel, sabihin mo na lang sa jowa mo, uy, wag ka tayo mag-hotel, may paswab, masakit yan. So, di ba? At least, pag sinabi mo ng masakit yan sa swab, eh, wag, hindi na kayo mag-hotel, wala ka ng gasto. So, bigyan mo na lang ng mas, tuwan-tuwa na siya, di ba?